Hello guys! Kumusta na kayong lahat? For today episode, guys, magluluto ako ng damit. Alam ko maraming mga kasamboy na katulad ko at mga kasambahay na normally sa pagluluto ng damit nahihirapan. Kaya ngayong araw, kahit paano, isi-share ko sa inyo ang aking pamamaraan ng pagluluto ng damit. Siyempre, sa pagluluto ng damit, guys, kailangan natin ng plancha, itong iron board o kabayo, at tubig pang spray. Ito guys, option lang to, pero normally nakakatulong to para madaling maluto at lumambot ang mga lulutuing damit. So, ang ating mga lulutuing guys, meron tayo itong t-shirt. T-shirt na may kwelyo. Polo shirt, short sleeve. Polo shirt, long sleeve. Ito, isang palda. Isang vestida. At isang pantalon. So, start tayo sa t-shirt guys. So, ito option. Pero to guys, itong pag-spray ng tubig, nakakatulong to para madali siyang maluto o maging maayos ang pagluluto ng damit. May steam na itong plantsang to. Depende sa inyo kung gamitin nyo automatic o manual. Pero ako mas prefer ko ang automatic para iwas abala na rin. Tsaka guys, kung mapansin nyo, minsan nagbabara na yan yung itinatawag na marami ng calker sa France. Hindi ko na kung tao sa Tagalog doon. Nagbabara na yan. So, yan, minsan hindi na siya nag-automatic. Mas pansin nyo guys, ninyo, ang pagluluto ng damit, kung saan nyo pupunta yung direction ng plancha, medyo hinihilay nyo yung damit. Ganun o, kung saan ang direction ng plancha. Hindi naman kailangan guys na mabilis ang pamamlansya. Importante, alam yung pamamaraan, maayos ang plansya. Pag sanay na, pwedeng mabilis na. Ako normally, matagal ko na itong gawain. Parang 9 years old pa lang ako eh. Diba sa puro lalaki kami muna. O kami na natatrabaho sa bahay. Tsaka yung iba, kahit sa pantutupi lang, napansin ko, nahihirapan sila. Ngayon guys, basta ipapakita ko lang sa inyo yung pamamaraan, yung aking simpleng pamamaraan ng pamlansya. Hindi mo na kailangan yung pagsanay na, okay, yung pagpo-fold. Siyempre, depende rin sa mga bossing natin. Kung gusto nila, nakatupi o nakahanger. Pero, kung lalot part-timer tayo sa trabaho natin, mas maganda pahanger. Kasi hindi nakakabawas ng oras. Lalo na pag mga long sleeve. So, ito guys. Normally, mga bago pa itong mga damit na ito eh. Basta may pakita lang ako. Tulad ng ganito. Ganito ang pamaraw. Inuuna ko yan. Kasi yung sa likod, kahit ito lang. Ito lang likod. Kasi hindi siya pipiting ng plancha. Yan, isa pang tip guys. Importante sa kabayo, kailangan tama lang yung sapin. Hindi siya matigas, hindi napakalambot. Kailangan eksakto lang. Kasi pag matigas siya, mas mahihirapan kayong mamlancha kasi o magluto dahil hindi magpipiting ang ating plancha. Kaya dapat tama lang yung sapin, yung lambot at saka yung tigas niya. Saka, kung makapansin nyo guys, sometimes yung nahihirapan kayo muna natin, yung
damit, pwede nyo mang itigil ng seconds, ganyan, no? Huwag nyo lang ipipirmi, pero iginagalaw nyo nga 3 seconds. Pag nahihirapan kayong maluto ng ayos yung damit. Tsaka, siyempre, depende rin sa mga bossing natin. Merong mahigpit, merong mahigpit sa plancha. Kung hindi naman, okay lang. Kaya ako talaga, medyo mahigpit ako sa plancha eh. Kahit sa damit ko. Kahit hindi mahigpit yung bossing ko, eh, basta gusto ko pinaplancha ko ng maayos, so niluluto ko ng maayos yung damit. Kaya mapasin nyo guys, ito normally hindi na pinaplancha, itong dulo. Kasi pagka pinaplancha nyo yan, magkakaroon lagi ng guhi dyan, dyan yung pinag-uumpisahan ng madaling masira ang damit kasi nagmamarka na siya, kaya dapat yung ganyan lang. Ito, yung ganyan, oh. Hindi nyo paplanchahin ito. Ganun, oh. Ito, guys. Ganyan lang, oh. Ganyan, hindi ko ito pinaplancha. Hanggang dyan lang. At saka kita nyo yung takbo ng plancha, oh. Oh, ganun lang. Simple lang, oh. Yun. Oh, sa likod, hindi nyo napaplanchahin yung sa taas kasi inuna niya nga sa likod para hindi tama yung botones. So, hindi ako demonstration to, kaya yan o, kita nyo o. O, diyo, planchado na yun. Maayos na ang luto niya. Hindi. Yung kasi yung importante nagkakapulde, kaya dapat bago natin patakbuhin itong plancha, bago natin lutuin, pitting yung damit, pakapitch siya para pagtakbo ng plancha hindi siya nagugusot. Sa tupi pa lang guys, nakikita nyo naman no, mga expert sa pagluluto. So, sunod natin guys itong polyshirt short sleeve. So, since na childish color to, sa labas natin ng paplanchahin yung color. Next, okay, spray. Nakakatulong to guys para madaling maluto ang damit at maayos, oh. Nakita niyo kung paano patakbuhin ang plancha, oh. Pwede nyo namang itigil ng konti yan, eh. Hindi na masusunog yan. Okay. Ito. Spray. Normally, ito, gamitin natin pag nakita natin yung gusot na gusot talaga ang damit. For example, ayan, makikita natin may guhit na yan. Kasi yan, magandang isprayan natin ng tubig para mas madali siyang maluto. Okay. Next, sleeve. Yan. O, kung mapasin nyo guys, yung sleeve, laging ganito. Ito, nasa loob, oh, yung pinagtahian. Lagi yan, dito yan sa likod. Nandiyan, oh. Hindi sa kabila, dito. Okay. See? Tignan nyo, oh, hanggang dyan ko na patatamaan yan, oh. Hanggang dyan ko na pinatatakbo ang plancha. Okay. Basta sabi ko, hindi naman kailangan mabilis, eh. Importante, maayos ang pagluluto ng damit. Pag sanayin na, eh, okay lang. Ganyan naman, no? Hindi ko pinapalampas dyan yung takbo ng plancha. Tsaka ang iba nakita ko ganyan, no? Simple lang yan, no? Miskin hindi nyo idiin yan, no?
medyo ipopos nyo lang ng konti yung plancha, no? Ganun lang. Next. Nyo, kung saan ko patatakbay ng plancha, medyo hinihila o binabata ko siya papunta doon, oh, kung saan totong pupunta yung plancha. Parang nagpipitin yung damit. Isang ano naman, sa Pilipinas kasi, hindi masyadong uso yung plancha na may steam o vapor. Pero yung mga nagsyo-short pa pag ginagamit yun eh. Pag hindi naman sa atin, walang steam. You see, oh. Kasi yan, yan isprayan nyo lang yan. Yung mga ganyan. Para madali siyang maluto. And one thing guys, ito naka-maximum to. Kasi koto naman lahat itong paplanchahin. At pag hindi kayo sigurado dun sa paplanchahin nyo, planchahin nyo lang sa likod, itry nyo. For example, like this. O kalimbawa, hindi kayo sigurado sa paplanchahin nyo, itry nyo lang ganyan sa likod para alam nyo kung didikit o hindi yung plancha para hindi kayo masunulan. Araw, taga-plancha ako ng daddy ko. Bumibiyahe siya. Mahilig kasi yung daddy ko sa short na long sleeve. Mas mahirap ang noon. Dahil nilalagyan ko pa ng amidong o almirol bago planchahin para unat na unat siya. Kaya nasanay sa trabahong ano, bahay. Okay. Dahil sa pagpapold yung iba, nahihirapan sa pagpapold. Hindi sanay. Okay. So, hawakan nyo lang doon. Yeah, kita nyo, oh. Sa inyong pinag-plantyan dyan. Ganyan, oh. Oh, kita nyo, ganyan, kasi yung botones, one by one lang, hindi lahat ibobotones. Pasawak dito, oh, oh, nyo, natan. Okay, normally, ang sukatan ko niya, natan nyo to, yung sa may botones niya sa loob. Yan ang sukatan ko ng pagtutupi. Ayan o, oh, hanggang doon lang siya o. Oh. Yan ang sukatan ko. Ayan, pwedeng ganyan. Para pareha siya o. Oh. Eh, pinapakita ko lang ng dahan-dahan sa inyo. Pero yan, pag sanayin na kayo, kahit mabilis na eh. Kahit tapos sige na gano'n ng konti o. Oh. Wala. Ganyan. Hmm. Eh, sa tupi pa lang eh, tanggap na kayo sa pag-a-apply nyo. Ito, palagay ko, mostly dito sa long sleeve o shirt na long sleeve na nahihirapan, karamihan. So, ganyan lang. Hindi naman, hindi naman siya kailangan planchahin sa likod, sa harap lang, okay lang. Oh, nakita niyo kung paano patag ko. Huwag niyo pa. Tapos ito, kalahati lang. Kasi para mas maganda yung maplancha. O katulad nyo, no, meron siyang ano dyan, tupi. Pag dito, o, maalis yan. O, katulad nyo, o, tignan nyo, takmo ng plancha. O, dahan-dahan ko lang inaano yan. Yun, okay lang magkaroon dyan. Kasi minsan ito, sa paggagawa, sa pananahina, hindi siya maganda ang tahi niya. Nag-exceed yung tela, kaya ganyan. Pero yun, okay lang yun. Hindi mo makikita yung pagtutupi. Okay. Next. Yan, ganyan lang, oh. Tanya ko, saan inoong pisahan, oh. Oh.
pinopos ko, makakalkulan nyo naman niya na hindi siya masusunog. Yan, maobserbahan nyo. Ipinopos ko siya ng seconds. Hindi na kailangan madilid. Tignan nyo, guys. Oh, hinihila ko siya. Oh. Kung saan ko papunta ng plancha, hinihila ko doon yung damit para mag-fitting, para mag-plat yung damit. So, yan. Tignan nyo, oh. Master nyo na yung pamamaraan, mabilis, kahit paspas na yun. Ito, may bleach to. Amen, dito. Dito lang. Dito lang ang plancha yun sa... Tsaka kung talagang ano lang ang... ang tela, minsan eh, pangit nga yun tayo, eh, wala na tayong magagawa. Pero as long as na mapaplancha natin siya na maganda, plancha natin siya na maganda para maganda ang luto. Okay. Yan. So, yan ang sinabi ko kanina. O, yung nakita nyo, pinagtahian. Lagi yan nandoon sa likod, hindi sa harap. You see, oh. Guys. Oh. O, tignan nyo, oh. Pamamaraan, oh. Oh. Hawak dyan para pagtakbo ng plancha, maganda. Ito yung isa, guys. Talaga ako umiikot. Iniikotan ko siya para mas maplancha ng maganda. Hinihila ko kasi, o, ganyan, o. Tingnan nyo, guys. O, tinitigil ko lang ng konti. Kasi yung mostly, pag iginaganyan nyo, lalo lang nagugusot. Kaya ipopost nyo lang ng ganyan, o. Like this, o. Nakapost lang yan, o. Ito, dito. Ihihilahin natin yan, o. Tingnan nyo, hinihila ko yan, o. O. Yan lang. Hindi kailangan galawin ng galawin yung plancha. Yan. So, titingin natin sa likod kung ano nagresulta ng prints. Pero yan, maayos yan. Yun. Okay. Spread lang natin ganun, ha. Ito nyo. Ganun din, oh. Hanggang dyan lang ang plancha, oh. Nakita nyo, hanggang doon lang. Hindi papunta hanggang dito. So, ito guys, talaga pag umiikot kayo, at saka ito guys, kung mapansin nyo, nakaangat yan. Kaya nakaangat yan para yung likod hindi na siya magtutupi doon. Yan, oh. O, yan. Hihilahin yan kung ano lang yung lumabas na pleats. Okay. See? Okay. Next. So, ganun din lang sa kabila. Minsan guys, meron, di ba, may mga damit na parang permanent na yung kanyang line. Eh, susundin na lang natin yun. Yan, for example, yan, ayaw mahulat siya. Oh. Spread lang natin. Ah, wala yan. Kita nyo. Oh, wala. Wala yung gusto. At kaya natutulang yung pang-spray. Normally, meron ditong pang-spray na amidon o yung favolon na tawagin sa Pranse. Eh, ayokong gumamit noon. Si, parang nagdidikit yung damit. Eh, itong tubig. O, ayos lang po, tubig lang to. Ito tubig. Ayun. Ngayon nyo. Himas-himas ang damit ko saan patatakbohin yung plancha. Ngayon to, normally, eh, tingnan nyo, dalawa yung pleats niyan eh. Yung isa na pumangit. Eh. Ganyan lang, oh. Tingnan nyo. Oh. 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 Hindi ko ginasyadong, hindi ko na pinaggagalawin. Pag ginalaw nyo, kaya lalong nagugusot pagka magalaw ang plancha. Ganyan lang, oh.
bless you. Tsaka, may tip ako na isa guys, yung lalo na sa mga kasamboy at kasambahay na tulad ko, kung nakita niyong napakahirap yung pagdating niyo sa trabaho niyo, siyempre may mga planchay, maglilinis tayo, kung ano man. Pag nakita niyo yung nilaban ng damit eh, gusot na gusot, parang tingin niyo talaga parang isiniksik sa pit ng aso, medyo mahihirap ang planchay. Yung tip ko guys, pagdating niyo, unahin niyo siya kagad, basain niyo. Diba, ang mga washing machine naman dito eh, may mga spin. Ang gawin nyo, basahin nyo siya lahat bago yung spin nyo, saka nyo li-dry. Bantayan nyo na yung pagda-dry para hindi masobrahan. Mostly ganun eh, kaya mahirap lansyahin. Yan, nahihirapan ng iba sa pagluluto kasi yung paglalaban ng amo, minsan na-stuck na sa machine. Minsan yung mga yan naglalaba, iniiwan na doon, doon na natutuyo. Yun ang isang mahirap lansyahin. So ang gawin nyo, basahin nyo kaagad siya pagdating. Habang naglilinis kayo, i-dry nyo. Yun. Kasi normally, sa mga trabaho ko, daging huli yung plancha eh. Yan, basahin natin yan. Ito, ito namang telang ito, medyo, hindi naman siya mahirap planchahin eh. Karaniwan ng mahirap planchahin lahat. O, mahirap lutuin yung mga puti. Yan. Pus natin ng konti. Tigil ko siya. Sa tigil pero gumagalaw ng konti. Yan. Ito isa pa. Yung pleats sa likod. Ito maraming hindi nakukuha. Basta. Ngayon lang. Yung pneumonis yung plant and yung pleats. Sa pa siya, di ipirmin nyo lang siya. Mapasin nyo, hindi ko pa pinatatamaan yung pleats, oh. Yan, ganyan lang, oh. So, ganito lang yung pleats, oh. Guys, tignan nyo, oh. Ganyan yan, oh. Hawakan nyo dito, hilahin nyo. Ang pleats nyo, oh. Yan, oh. Tignan nyo, hilahin nyo, patakbohin nyo yung plancha. O, yan, oh. Makukuha nyo lang yung tamang pleats. Hindi naman kailangan idiretso yan doon. Yan, nakita nyo, oh. Hinihila ko yan dyan bago. Oh. Oh, yan, nakita nyo, oh. Magkakaroon siya ng pleats yan. Yan, ganyan. Hindi naman yan kailangan hanggang doon. Ganyan lang, oh. Ano na nyo? Ito, medyo yung gamit kong plancha. Hindi pa ito talagang yung mga gandang plancha, eh. Hindi pa yung matindi yung init nito. Kasi meron talagang may init talaga. Tignan nyo, ayaw kagad natuyo. Yung in-sprayan. Tsaka yung steam guys, yun eh, nakakatulong yung madaling maluto yung damit. Basta guys, sa una, ay, kahit importante matutunan yung procedure ng pagluluto ng damit. Pag sanay na sanay na, sa mga makukuha yan, no? Tingnan nyo guys. Tsaka ang iba, yan, merong iba pinaplancha to ganyan. No, no, huwag nyo paplancha yan. Okay lang yan ganyan. Doon mag-uumpisa lalo yung sira ng damit. Kasi lagi siyang natutupitoon. Nape-permanent yun na doon nag-uumpisang masira ka agad. Yan, doon muli guys, oh. Kunin nyo lang yung, ano, oh. Botones ng isa-isa.
Depende nga guys sa boss nyo kung gusto yung nakatupi o nakahanger. Ako gusto ko pahanger, mas mabilis yun. Tingnan nyo. Lalo't part-timer kayo, nakakaago ng oras yung pagtutupi. Lalo't marami kayong pa-blanchain. Yeah, kung makita nyo yung mga gusot-gusot nyo yan guys, okay lang yan. Hindi na, hindi importante. Pinalansya siya. Hindi siya yung gusot ng hindi na plancha. Okay guys, so hanggang doon lang oh. Yun ang palatandaan ko pag nagpo-fold. Okay. See? Okay. So, ito. Isunod natin itong palda o skirt. Normally, hindi pa masyadong marami itong pleats eh. Alam ko sa, hindi ko pa rin masyadong maide-demo kung paano pag may pleats. Pero, kung in case na may pleats, ganito rin ang procedure na gawin nyo. Ganito. May double pa. Ito, let's say may pleats. Kung may pleats siya, masikip. Unahin natin dito. Yan. Let's say guys, kung let's say kung yun ay pleats, normally hindi naman pleats yan, yung nag-ano lang eh. Pero yan, may paraan dyan para maunat yan, oh. Kung halimbawa lang, guys, ito, may pleats, ganito. Ganyan lang, ganyan ang dito nyo umpisahan kung mga pleats yan. Ngayon, hindi naman pleats yan, maalis yan, oh. Tignan nyo, hinihila ko lang, oh. Oh. Hinihila ko lang. Tingnan nyo, wala na yung mga guhit-guhit. Oh. Ganun lang. Hilahin nyo lang, oh. Oh. Tingnan nyo, hila dito. Yun. Yan. Tingnan nyo, wala. Yun. Halimbawa, ito, yeah, pleats na yan, guys, eh. Pero maliliit na pleats yan, eh. Ganyan lang yan, oh. Tingnan nyo, hinihila ko dito, oh. Hanggang dun lang, walang problema kung ano yung lumabas na pleats sa kanya, kung ano lumabas, oh. Ganun. Dahil hindi naman permanent yung pleats niya eh. Merong pleats na mamaya, meron akong mapaplansya siguro ng ganun. Ayan, ganyan lang oh. Tapos dito oh. Ayan, ganun lang. Ito eh. Pwede natin bilisan to. Demo lang naman to eh. Ayan oh. Kita niyo oh. Oh. Malaking tulong to sa namamlansya oh. Ganyan lang. Para hindi kayo mahirapan magluto ng damit. So, mayroon pang lining kasi sa loob eh. Kaya ano, ngayon naman kung may lining, pwede ngayon. Yung lining hindi naman nakikita eh. Hayaan natin doon ng lining. O, saka ito, hindi pa naman tindirahin. Bilisan na. Nainit na. Narubos na yata. Ato. Guys, ito eh, demo ko lang naman eh, kung sakaling hindi magsyado maganda ang pagkakaluto, pag ginawa nyo, pwede naman yung ganda ng pagluto para nakita nyo lang kung paano yung aking pamamaraan. So, pwede na guys, di ba? Napakaswerte na mayari nito. So, ito yung robe o bestida. Kaya yun, una pa lang, isprayan nyo na o wiligan. Lalo na. Ngayon naman, kung let's say guys pala, ito ang isa namang pamamaraan. Ipakita ko lang, yung tip lang. Halimbawa ito, kung anumang damit. Yan. Ito eh,
lumang ano na to, naamana ko pa to sa lola at saka sa nanay ko o sa mga tiyahin ko. Ganyan ang ginagawa. Pag yung napaka gusot na gusot ng damit, noon ang uso pa nga tinatawag nila pasador eh. Yung maliit na bimpo, basa yun, yun ang pinupunas yung basa. Ngayon, pagka, yan, ganyan natin yan, viniligan natin o inisprayan, bagong, ayan, nakaganyan siya lahat, para siya, nakatulong yung para lumambot yung damit, hindi tayo mahirapan sa pagluluto. Ganon. So, tama. Nako, maraming dito rin nahihirapan sa bestida eh. Sa mga pleats, pag may pleats. So, ito. Normally, hindi dito naman tayo, hindi dito ang highlights natin eh, sa pleats. Ganun pa rin. Basta pagtakita ko na, hindi ko na masyadong aayos ang isang plancha. O ang pagluluto, yun ang procedure na lang. Basta makikita nyo na naman eh, pag ano, kaya na lang ang ano, ayusin nyo na lang. Basta ganyan. Makakita niya, hindi pinatatamaan. Ganyan lang. So, tapos to. Dito lang. Dito siya. Ganyan. Ito, dito tayo sa pinaka highlights. Sa pleats. Kasi, ayan. Kumbaga sa pleats guys, dito nyo umpisahan. Ayan, ito pantay-pantay ang pleats nito. Nakita nyo, hindi pwedeng mali yan. Ayan, ganyan lang guys, oh. Tingnan nyo, oh. Hanggang dyan lang yan. Tingnan nyo, oh. Hindi mo kailangan yung diretso. Mamaya, doon natin. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Ganyan lang, oh. Oh. Basta, kung hindi mo maayos, basta ipapakita ko lang sa inyo yung tamang pagluluto ng mga pleats, oh. Nakita nyo, oh. You see? Hindi pwedeng isala yan dahil parang ito, naalala ko sa mga uniforme noong high school, eh. Ganyan yung mga parda nila. Yun, oh. Ganyan lang. Okay? Tapos, basta yun. Ganun lang ng ganun lahat. Basta dito ang umpisa. Iaayos nyo lang muna, oh. Okay. So, oh. Ganyan, wala nang bitawan tayo ng plancha, guys. Hmm? Yan, iaayos natin niya. Kailangan nakapiting siya ng maayos, oh. Hmm. Yun. So, hindi siya. Yan, ganun lang. Last na to. Yun. So, tapos guys, dito natin yan, ito yung huli. Oh. Kung pumangit man yung pleats nyo doon, yan. Dito natin namin yan. Basta papakita ko lang. Ngayon, lahat ng pleats, lahat ng may pleats kahit sa pantalon, yung mga slacks o yung mga tinatawag na pantalon na pandesente, but mostly ang iba may mga pleats eh. Ganon din lang sa unan nyo o umpisahan doon sa dulo. Kasi pag dito nyo yung kinuha, tiyo, kaya ganon yung tinuro ko yun guys, halimbawa yan, may pleats, o. Oh. Diba? Nakuha nyo, paano mo mapaplansya yun ang pagano? Kaya tingnan nyo, pag dito, o, oh, kitang-kita siya, o, oh, diba? Ganon lang. Yan, pag ako guys, yan, ganyan na lang. Kasi mabilis naman, hindi ko na itinatayo yung plancha. So yun, ganun lang siya. Pinakita ko lang sa kanya, sa inyo yung pamamaraan ng pagluluto ng mga robe o ng bestidang may pleats. Ganun lang. So, yan pa tayo dito. Isa na lang guys, sa pantalon. Halimbawa lang naman, kung may mga pleats, may mga pleats dyan, dito natin din siya umpisahan. Halimbawa, may pleats yan, yan, papaganyan lang, oh.
Leche. Bueno. Listo. Eh, ako naman sa pantalon, ayaw kasi ng may guhit. Doon sa mga hindi pantalon, pandisonte, meron iba, kahit jeans, o yung mga maong, may guhit ka. Ayaw ko may guhit. Ipapalit ako sa inyo yung pamamaraan. Ito, yan. Ganyan lang yan eh. Takbo ng plancha para maayos ang pagluluto. Ganyan lang yan. Ha? Ganyan lang. Tapos dito sa likod, ganyan siya. Oh. Antay nyo. Oh. Kunin nyo siyang ganyan. Oh. Palampasin nyo dito. Yan. Oh. Diba? Mapaplancha nyo siya nang walang guhit. Oh. Ganun. Oh. Oh. Diba? Tapos sa kabila naman, ganun. Yung labs dito, papuntahin natin dito. Yun. Oh. Style lang, oh. Ganyan, oh. Oh. Ganyan. Di wala, wala siyang buhit sa tabi. Di ba? Oh, di ganun din sa susunod. Ngayon, guys. Eh, alam ko marami pang klase ng damit na dapat lutuin. Eh, kung may mga suggestion kayo guys, comment lang kayo below. Kung meron kayong request na planchahin, leche, o mga bedsheet, o yung mga ibang mga suit, ganun. So, ayun, guys. So, thank you guys for watching and don't forget to subscribe my channel. And please click the notification bell para ma-update kayo sa mga ibang video ko pang gagawin. So sana kahit papano guys, may na-share ako sa inyo sa aking pamaraan ng pagluluto. Thank you guys! I love you all! Bye!